Afternoon class. Good afternoon. Maririnig ba ako? Maririnig ba yung ating mga reporters? Tulog ba? Ganun. Kindly start na, reporters. Start na po. Share your screen. Pag nag-start, pakilala kung sino yung magre-report na para i-check ko dito sa record ko kung sino na yung magre-report. Yes, ma'am. Okay, you may start. Ma'am, mag-start ako, ma'am. Yes, you may start. Ma'am, mag-admit lang dagi boses ko, ma'am. When, but can you open your cam when reporting? Ma'am, clear-admit lang dagi. Yes, it's audible. Pag magre-report, pakilala, and then can you open your cam? Okay, ma'am. Okay na, ma'am. Yes. Okay, start ako na. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. We are here today to present to you the assigned topic for our group. Now, first, let me discuss with you the first topic about changes. Reporter is Leslie Dumundon, ma'am. Okay. Nowadays, with the help of computer technology, it has made our work smarter and more efficient. So, meaning to say, sa tulong ng computer technology, mas napapadali yung mga ginagawa or gagawin natin. But, it hasn't eliminated human's element. When you say eliminated, kumbaga hindi naaalis. Nurses still care for the elderly and construction workers still build buildings. Because even though computer technology makes our work easier, it doesn't mean we can put aside or eliminate human's ability. Gaya nga ng nabanggit ko kanina na hindi naaalis ang kakayahan ng isang tao. Because we all know that without the help of human intelligence and ability, we cannot do or finish something successfully. Anyways, when you hear the word computer technology, this means that it is the act of designing and constructing and programming computers. The next one is telecommuting. Telecommuting has become part of our vocabulary describing the phenomenon of working at a distance from the traditional office or factory. Telecommuting allows people to work from any location at any time. Many people find this interesting since it helps them to better balance their professional and personal lives. Mm.
when you say information technology, information technology gives some workers more autonomy, but it also gives employees and employers more employees work and online activity. Yes, affect productivity, privacy, moral. Why? Because we all know that today's workers are more productive than ever before. Kumbaga, mas marami nang nagagawa ang mga workers ngayon kaysa dati. So the impact of technology on work has significantly increased the rate of production and speed. Kumbaga, mas pinataas ang rate ng production at mas pinabilis, both in manufacturing and communication. By the term information technology, are the systems of hardware and software that capture, process, exchange, store, and present using electrical, magnetic, electromagnetic, and energy. Now let's move on. These are the following changes brought by technology in today's world. The first one is enhanced productivity. When you say enhanced productivity, it means more output is produced by the same amount of inputs. Poor time management can negatively impact initial deadlines resulting in delays and eventually a disappointed clients or workers. Project management apps like Asana have simplified our workday so that employees can focus entirely on the most important tasks. By the way, Asana, guys, is a web and mobile work management platform designed to help teams organize, track, and manage their work. Kumbaga, ginawa ang Asana upang tulungan yung mga work na mas maayos at i-manage yung kanilang trabaho. Wait lang, So through this productivity and efficiency is increased over time, meaning timeliness can be followed, deadlines can be met, and clients and workers are left satisfied with progress. So the next is cooperative collaboration. When you say cooperative collaboration, these are the actions of someone who is being helpful by doing what is asked for. So it is now possible from anywhere in the world due to the new clouds technologies and also social platforms. So when you say cloud technologies, it gives users access to storage files, software, and servers through their internet-connected devices. So no matter what they are or where they are, video conferences can bring together. The third one is better security. Companies are taking more action to update their system by trying to cut computer security, software, and methods. Some businesses are hiring experienced hackers to help them gain an advantage. May mga business or may mga businesses na nag-hire or kumukuha na sila ng mga hackers for them to gain advantage and also a big help for them. And we all know that it is very critical to protect your company's private interests and information from malicious hacking, especially nowadays. The fourth one is improved cost management. So in improved cost management, increasing profit margins is a goal for all businesses. Three, new financial tools such and can help your company's finances. And the last one is increase communication. As a result, if an employee lacks good communication skills, they may find themselves drowning in their workload. So that technology companies have experimented with new forms of online communication, which have transformed the way we communicate with one another. Industry-specific social networking sites have the ability to connect entire teams to a central hub of messages and files. So that's all my report for today, ma'am, about changes. Let us now move on
to the next topic, Jovic Barnacheria will be reported. Sorry. Medyo itigpik sa mga boses mo, Jovi. Mamarinig po ko. Yes, okay na. So, good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. My name is Jovic Manjay. I'm the second reporter for the report FEARS. And I'm going to start. So, FEARS. So, the introduction of computers into the workplace generated many fears. Many social critics, social scientists, politicians, unions, and activists saw virtually all potential effects of computers on work as highly threatening. They foresaw mass unemployment due to increased efficiency. They argued that requiring workers to acquire computer skills was too heavy a burden, and that the need for increased technical training and skills would widen the earning gap between those who obtain the new skills and those who do not. They saw telecommuting as a bad for workers and society. They expected offshoring, hiring people or companies in other countries to perform services that workers in one's home country used to do, to eliminate a huge number of jobs. So, as fears when it comes to the term work, we are in the computer age. Efficiency and productivity also increases. So, tatagalogin ko para maintindihan ko ng lahat. So, since nasa computer age tayo, ang marami nang pwedeng gawin ang isang computer. Almost lahat naka-AI programmed by the programmers kung anong task na pwede nilang gawin doon sa isang computer. So, yung efficiency tsaka yung productivity, nag-i-increase din siya. So, kumbaga parang mas napapabilis yung mga task na ginagawa sa pang-araw-araw natin. So, as much as they can to recover their expenses they made in their company. So, since nasa computer age nga tayo, halos lahat na ng companies is gumagamit na ng computer, especially dun sa mga big companies dahil hindi nila kayang i-accommodate lahat ng workers. So, sabihin na natin wala silang enough budget para makapagpasweldo sa mga tauhan nila. So, ang ginagawa nila is imbes na yung mismong tao ang gagawa pa dun sa isang specific na lang sila ng programmer para i-program yung computer at i-assign kung anong pwedeng, anong gagawin nung isang computer. So, nagbibigay siya ng mga advantages. Yun nga yung katulad nila. So, but all of these advantages in terms of work, there are fears of people. They may lose jobs that they care. So, yung paano sa halos lahat ng kumpanya ngayon is gumagamit na ng computer or naka-AI na yung mga computer. So, bibigay ito ng threat sa mga tao. Bakit? So, para makatibid yung isang company, sabihin na natin nagtatang sila ng mga trabaho dahil maaaring nalulugi na sila, or second option is gusto nila pa nilang kumita ng mas malaki. So, paano nga na lang ba kung yung trabaho na nila yun, yun lang yung inaalagaan nila para makasurvive sila sa mga daily life nila. Ang masasabi ko lang dito is, hindi naman kailangan lahat na
yung buong kumpanya mo is pinaparan mo dapat ng computer lang. Hindi siya fully automated. Dahil parang parang minsan din kasi parang boring, kumbaga. Parang wala man lang naging wala man lang nakikipag-interact sa sis na kunwari may certain concern ka ng computer. So doon pumapasok yung mga trabador na sila yung mag-a-assist para sa iyo sa mga times na yung computer ay hindi ka hindi kanila kayang ma-assist sa query mo. So yun nga, years pass by as the newly graduates are increasing. Ayan, sa mga graduates na pero gumagraduate. So, sa nasa Pilipinas, kung graduate na tayo, so, nag-increase din yung unemployment. So, hindi naman lahat nakakapagtrabaho agad. Yung mga iba na 3 to 5 years na tambay lang. So, bakit sila unemployed? So, may mga certain jobs kasi na kunwari, yung course mo is chef, tapos mag-apply ka sa ganitong kumpanya, tapos malalaman mo pala na yung kumpanya pa yan mayroon pala siyang high standards para mag-hire ng employee or worker, kailangan ng anything na degree, tawag nito, basta yun, yung marami silang kinakailangan na requirements para makapasok ka sa trabaho nila. So, kaya nagkakaroon ng unemployment dahil sa mga ganung kumpanya. So, another is half or fully automated na yung kumpanya nila. So, meaning computer aided na yung magiging yung mga works nila dun sa kumpanya nila. Tapos next, Henson doesn't need much employee for their company. It's half or fully automated, or it is being run by only computers that are calibrated and programmed to assist the mass, since we are in the computer generation. So next we have the arguments. Arguments were available when they said that computers are less efficient. Actually, it is not. Hindi nagiging less efficient ang mga computers ngayon. So, they are programmed by the programmers para makapag-gawa ng mga tasks specifically dun sa company. So, it is more efficient because they do tasks what is intended to do, so, or what they are programmed to do certain tasks. So next, also, they argue about the workers that they needed to rent it, and enhancing computer skills is a big burden. So sinasabi dito na big burden daw na kailangan pang i-orient yung mga workers para lang magamay nila yung computer. So hindi siya, para sa akin, hindi siya big burden dahil since nasa computer age na tayo, hindi naman tayo sa lumang panahon na bibihira lang ang mga computer ngayon. So sa mga bago, syempre, kailangan din ng isang kumpanya na i-orient yung mga bago nilang workers na hindi computer oriented, para naman makasabay yung mga new workers dun sa sistema ng kumpanya nila. So next, another that people argue is that telecommuting is bad for workers. So defining telecommuting, so it is the practice of working from home, making use of the internet, email, and telephone. So these people are keeping distance to from their respective homes. So from the word telecommute, gumagamit ng internet, email, and telephone na nagkakailangan, or far from the workplace mismo.
So again, hindi siya threat dahil nabibigyan yung mga tao na makapagtrabaho sa kanilang mga respective homes. Tulad ngayon na nasa pandemic tayo ngayon, so usong-uso ito ngayon yung masasabi natin na work from home siya. So, to conclude my report, the fears. So, we have seen that there are many fears as mentioned earlier when we talk about fear in terms of work. So, keep in mind that none of these are bad or harmful when it is well managed by the respective companies. It's my turn on, ma'am. Angel, wait muna. Additional to the report of Jovic Barnachea, di ba, the fears. So, yung fears talaga, yung really, talagang normal yun sa mga tao, especially sa mga fresh graduates. So, matatry nyo din yan pag graduate na kayo. Ano yung magiging takot ninyo? Bakit kayo natatakot na mag-apply sa isang job na to? Ano yung reason? Though alam nyo naman na that you're well-skilled, pero meron pa rin yung fear. Ako din, I experienced that. Doon nung nag-apply ako sa office dito sa school. I didn't apply for a teacher before. Nung nagpasa ako ng mga requirements ko, yung communication letter ko and everything, ang sinubmit ko talaga is para sa office. Pero there's a recommendation coming from the campus CA that I need to attend the demo. So kinabahan ako noon, talagang lakas ng kaba ng bibig ko kasi how can I do the demo when I don't have the experience? Wala naman talaga akong experience sa teaching. So nung nandun na ako, nung sunod-sunod na tinatawag talaga yung mga demo, mag-a-apply, kinabahan na ako nung pagpasok kong ganyan. Pagpasok ko doon sa loob ng office, bale 2 or 8 yung panel ko na nag-interview sa akin. So, nandun yung VPAA, nandun sila Ma'am Kiteves, mga campus administrators, mga deans, mga hires, mga high-ranking officials ng ISPSC yung nag-interview. So, i-interview ka nila, pag in-interview ka naman nila, it will be based on your resume itself. So, kung gagawa ka ng resume mo, kailangan kung ano talaga yung proficiency mo, kung saan ka talaga magaling, kung ano yung mga skills mo and everything, yun lang yung ilalagay mo sa resume mo. Kasi they will be asking you about all those things. And then, syempre, in-interview na ako, tinanong na everything ng skills ko. If you're an IT expert will be the one to do the interview. So, tatanungin ka niya everything kung ano ba talaga yung nalalaman mo about information technology. Kung saan ka ba talaga magaling. Ano yung mga programming language na kaya mo. And then, you will be doing the demo. So, dinemo ko sa kanila. Actually, ang dinemo ko lang sa kanila is the HTML and CSS. And then, you will experience yung pag-asikaso ng mga papers ninyo in applying a job when you will have your OJT. Nag-OJT ba kayo ng second year? Ay, hindi pala kasi naabutan kayo ng pandemic. So, you will be having your OJTs pagdating ng fourth year. So, pagdating nyo ng fourth year, you will be preparing everything. Kung ano yung mga i-prepare ng mga normal na nag-a-apply sa trabaho, ganun din yung i-prepare nyo pag mag-OJT kayo. So you will be preparing also your application letter, your resume and everything. So pag dineploy nila kayo sa isang organization, sa isang agency, isang company, halimbawa dineploy nila kayo sa labas, you'll be deployed in PSA, mga ganyan, COMELEC, iba't iba kasing mga agencies yan, kung saan nila i-deploy yung mga IT. So pagpasok nyo pa lang doon, nandun pa rin yung fear. Yung fear na kaya ko kaya yung mga ipapagawa sa akin ng agency na to. Hindi mo talaga matatanggal yung fear. Pero kailangan mo yung i-overcome. You should always put in your mind that na kaya nga nila, ako pa kaya. Kung kaya ng iba, kaya ko din. Wag mong, kailangan mo is tumayo ka. Kasi if yung fear yung mangunguna sa'yo, hindi ka mag-move.
hindi ka magpo-progress, especially if you're already applying to a real job, kailangan mo talagang manindigan, kailangan mo talagang panindigan na kaya mo to. Especially now that an IT, mga IT is very in demand sa mga call centers like us, Accenture, yung Loreca, mga ganyan. So, pag nag-apply ka doon, hindi ka mag-a-apply, pinasa mo, tapos na. They have this written exam, they have this face-to-face, kung face-to-face or virtual na interview. Iba't iba kasi yung faces nila. And then, we also have na-discuss din yung fears ng mga employees, mga employers, kung paano nila i-automate yung kanilang organization. There's always a fear. Fear para sa mga employees na mawalan ng trabaho once the company has been already naging automated na sila, nag-upgrade na sila. So, magbabawas na sila ng tao kasi mga machine na yung mga gagana dun sa company. Fear din dun sa employer itself because what if I'm going to invest in these computers? Lalaki nga ba yung profit ko? What if bumagsak yung ekonomiya habang nag-invest ako dito? What will happen to my company? So there's always fears in everything. Kahit nasabihin na natin that we're already in the fifth generation, fifth industrial revolution na tayo, that everything is automated, nandun pa rin yung fear. Hindi mawawala yung fear. Ano pa? And then telecommuting, yon. So yung pag-a-apply, pag-work at home, nandun pa rin yung fear. Kasi what if I make a mistake while I'm working at home? Kasi even though you're customer service, mga ganyan. So nagtatrabaho ka sa bahay. What if may dumating na scenario wherein you will be having a client na masyadong maarte, mabusisa, mga ganun. And then you cannot, hindi mo pa naranasan how to handle those things. So, nandun at nandun yung fear. Hindi talaga mawawala yun. But, what we need to do is to overcome it. Kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa. Kailangan nating manindigan para malagpasan natin yung mga fears na yun. Okay. Continue. Who is the next reporter? Good afternoon, ma'am. I'm gonna report questions. Okay. Angel Pristine, ma'am. What effect does social media have on the hiring process? People looking for work can on social media can apply for positions directly through social media channels. Contact recruiters, share job vacancies, and so on. Or hiring organization, social media helps them to find people, learn more about them, post job openings, work on their brands to attract candidates, launch paid campaigns to target good candidates. Question number two, what is the impact of social media on hiring process? In surveys, it was discovered that nearly 70% of employees screen their candidates on social media. This is 10% more than what was reported just 1 year prior and a great way to run an informal background check to confirm an applicant's qualification for position. Question number three. What effect does social media have on the firing employees? 1 in 3 people surveyed know someone whose employer fires employees based on social media conduct. 2 in 5 employees say their own company is strict about their social media usage outside of work. What device do employees need to work from home? To work from home, most people will require at the very least high-speed internet, a computer, and a phone. Some remote occupations demand specific upload and download speed, usually between 5 and 15 megabits per second, which are frequently specified in the job descriptions. That's it. Okay, so regarding questions. So, do you remember yung mga na-discuss natin about digital prints? Yan.
So nowadays, they're hiring, nag-hire sila ng mga, nagre-recruit sila through social medias. So pinopost nila yan sa mga Facebook and everything. Alam ko, nakikita nyo yan. Ang daming mga hiring. PNP, Bureau of Fire Protection, PSA, and ano ba ba. Ang dami-dami, pinopost na nila yan sa social media. But now, HRs, may mga companies that they're very strict. Pag nag-hire na sila, halimbawa is you pass the first level of your application. And from that, yung mga HR na yan, kinakalkal nila yung mga social media account ng mga nag-apply sa kanila. Why? Because tinitingnan nila doon if that certain person ba is credible enough to be employed in this company. Halimbawa, it's a very big company, very famous company, and you're aiming to apply on that company. And then, pagdating ng social media mo, social media account mo, marami kang anger parts doon na agmurmura ka, makiapapa ka, mahilig kang mag-post ng mga parts ng katawan mo, na yung mga pinapakita mo and everything. So, nakita nila doon yung part na yon. Do you think that company will hire you? Do you think a very big or a very famous company will hire you if they're going to search on your social media account at makakakita siya doon na nakikipag-away ka, lahat ng galit mo sa mundo is nilalabas mo sa social media account mo, na doon ka na nagmamarites, doon mo na nilalabas lahat, doon nagpo-post ka ng mga pictures mo or mga videos mo na nagpapakita na ng mga parte ng katawan mo. Sa tingin ninyo, is that company will going to employ you? No, ma'am. Yeah. Oh. That's why I always tell you that beware, always think before you click. Because one of these days, you will be one of those IT professionals. Pag rumaduate kayo, mag-a-apply kayo sa trabaho, and you have all those things in your social media account, and if that one certain company you're applying for is masyadong strict yung HR nila, they want all those people employed in their company is credible enough. Kasi hindi lang naman i-base yun dun sa grade mo na nakuha mo sa school eh. Cum laude ka nga. Pero if they're going to check your attitudes on your social media account, kasi kung minsan, binibase din kasi nila yun yung attitude mo. Halimbawa kung madati nag-post, nagmura ka dun, eh hindi ka naman dapat na nagmumura sa social media account. So dun pa lang na de-detect na ng that company is, sasabi niya that you have that anger management, na yung anger mo hindi mo kayang i-manage kasi you're already nakikipag-away ka na sa social media. That's why you beware of that. And then regarding firing of employee, do you know the very latest issue about Lenny Robredo and the second pilot? Nabasa niyo ba yon sa social media? About this certain pilot, and then yung nag-post si pilot regarding kay Lenny Robredo, na gusto ni Lenny Robredo na i-prioritize siya, na palitan yung ano ba yung nakalagay doon, that part kung kailan nag-post yung pilot sa social media account niya about Lenny Robredo. So there we need to listen to both sides, kasi hindi naman porke na Vice President natin si Lenny Robredo, siya na agad yung paniniwalaan natin. We need to listen to both sides. Pero yun nga lang, we need also to consider the policy. Kasi once you're employed in a certain company, you have this agreement, a policy of this company, na meron yung mga sinasabi nila na mga confidential parts na nagaganap dun sa trabaho nyo na hindi dapat i-disclose. Hindi nyo dapat i-public. So, kung sa tingin ng company ng Cebu Pacific Airline na bridge ng kanilang pilot yung agreement and policy nila, do you think they have the right to fire? Do they have the right to fire that pilot or no? What is your stand on that? Did you read that one, reporters? Nabasa nyo ba yon? Kasi we're discussing here about works. Paano nga ba sila nag-hire? Paano din sila nag-terminate ng mga employees nila? This is a very nice issue for your report. Yung Cebu Pacific Airlines about Lenny Robredo and the certain pilot. Maganda kasing pag-usapan yung part na to eh.
Can you go over on that, and I will be listening to your stand mamaya later, mga pagkatapos na ng report ninyo. Basahin ng other reporter about that report. Hanapin nyo sa social media account nyo, Lene Robredo and the Cebu Pacific Pilot, kung ano yung nangyari, ano yung magiging stand ninyo. If are you going to listen, amenable ba kayo na bigla-bigla na lang i-fire si pilot or hindi? Ano yung mga grounds of firing dapat? So I'll be listening to that later, ha, reporters. Okay. And then yung mga devices. Of course, yung mga devices, kailangan din talaga yan. So, if you're going to apply in Lorica or Asensure, nakalagay doon. Tinitignan talaga nila yung if you're going to work in a place, halimbawa sa bahay, they're going to check, tatanungin kanila kung gaano nga ba kabilis yung ginagamit mong internet access. Ano nga ba yung, ano yung specs ng mga laptop na ginagamit mo? Or ano ba yung mga device na gagamitin mo? So, nakakaano din yun pag nag-apply ka ng trabaho. Especially if you're aiming to work in Accenture or Lorica. Tapos, gusto mo is work from home ka after your training in, I think, Ilocos Norte yung training nyo for 2 to 3 months, yata, or 4 months. Then after that, I don't know if they're going to deploy you na kung gusto mo sa bahay or if you're going to work in their company. But alam niyo ba na it's very nice to work in Accenture? Kasi I have this classmate in my master, he's working in Accenture. And if you're onto programming talaga, mahilig ka talagang mag-program, and gusto mo na na-upgrade yung programming skills mo, apply in Accenture. Bakit? Kasi hindi ka lang nila tuturuan how to be a very good customer service, but they're going to marami silang freebies wherein you can attend the classes of programming, React.js, nagbabanon daw sila eh, tapos mga Java applets, kaya nakakagawa din sila ng mga application. And then habang tumataas din yung position mo, tumataas din yung sahod mo. I think the minimum na sahod dun is nasa salary grade 12. Minimum lang yun, ha. And then habang tumataas ka, yung pinakamataas na sahod nila dun, yung mga ITs nila, is umabot na ng 100 mahigit. So, good luck. Nag-graduate na kayo. Okay, moving forward. Sino na yung magko-continue? Thank you for that, Angel. Next. I'm Lara Banukag, and I'm going to report the impacts of social media employment. Okay, lakasan mo yung boses mo, Lara. Medyo mahina. So, social media in the workplace has great chemistry. Social media in the workplace or at work may have some positive impacts and negative impacts as well. According to credible sources, 65% of employees report using the internet for non-work purposes throughout the workday, which is sa sitwasyon natin ngayon na nasa gitna ng pandemya, na nasa gitna tayo ng pandemya, karamihan na sa mga empleyado ng kumpanya ay gumagamit ng internet para mag-report, pero iilan lang to sa mga empleyado dahil nasa walang face-to-face na pagtatrabaho. At ang mga iba ay for attendance, kumbaga target na lang nila attendance, at after ng attendance ay mag-a-access na sila ng iba't ibang sites kasi na hindi na ito na-monitor ng kanilang boss. Social media in the workplace by Pew Research Center says that 34% of people use social media while at work to take a mental break from their job. 27% of people use it to connect with friends and family while at work. 24% use it to make or support professional connections. 17% use it to build or strengthen personal relationships with
15% people use it to learn about to someone they work with. 12% of people use it to ask work-related questions to people outside of their organization. And lastly, 12% of people use to ask such questions to people inside their organization. And let's proceed to the positive and negative impacts. So, my name is George William Pascua. Positive impacts is, number one is increased productivity. So, yung increased productivity is high productive in one personal tense to give much better result in the work. Every employees want to give motivate and encourage for their work. Social media helps to manage the task or multitasking conveniently. So, dito po, ma'am, for example po, kung if ako po ay nag-work as a employee sa isang company, so nakakatulong ang social media in terms of giving life hacks in terms of work. For example po, no, pag nag-browse po ako ng TikTok while after work, parang meron po yung mga 5 minutes video na tinuturoan ka how to present some activities or some research dun sa parang po dito, parang nakakahanap po ako ng tips paano mag-report, paano mag-write ng mga keywords, parang ganun po. So yun po yung number two is mental break. So it's easy for the workload to keep filling up until employees start feeling suffocation. They need a minute or two time to relax or unwind. So dito po sa mental break, parang nakatulong po dito sa pagtatrabaho, which is break time. Kailangan po nating i-refresh yung utak natin para hindi naman ma-stress or ma-fun. So ang ginagawa po dito, for example, yung mga nakikita kong nagtatrabaho dito sa amin, ma'am, mga ginagawa nilang activities is gumagamit sila ng social media using online game. For example, ML, or nakikinig sila sa music, or nag-browse sila sa Facebook. Tapos sa branding, dito po sa branding is parang ito po yung using social media, depending upon their requirement, brands try to attract new customers by engaging them through social media. So dito sa branding, ma'am, social media is parang one way to attract customer na tinatawag dito using advertisement or releasing it in social media through My Day, parang ganun, ma'am. Tapos sa innovation, allowing employees to use social media may improve their work techniques. Some may even tend provide innovative ideas how to grow a company or sense of entrepreneur around them, which may benefit a company. So dito po kasi sa innovation, hindi naman po pwedeng nag-release ka ng page, nag-release ka ng something sa social media na yun na po. Which is, ang point po dito ay parang ina-upgrade po natin. Hindi pwedeng nag-ma-inspect ka na lang sa yun na design. Dapat kailangan sumabay po tayo sa creating or evolving po ng social media natin para makasabay po yung company or ano pong klaseng business yung papatayin natin. Tapos sa negative part is, dito naman po tayo sa negative part ng work is yung can be addictive. The word addiction usually conjures up image drugs or alcohol, but recently is introduced as the form of addiction known as social media. So usually po noon is, ang addiction is yun lang po, drugs, alcohol. But now, meron na po tayong tinatawag na addiction in social media. Gaya po nang sabi ko kanina sa mental break, merong positive na ginagawa using ML. Yun. Pero pag nakaka-addict na po ang ML, yun na po ang tinatawag nating addiction. Yung sa cyber security risk
Dito po, may example po. May example po ako dito sa cyber cyber security risk. Nung kung dun, aware po na aware po naman po tayo sa Panasonic company, ma'am. So in 2021 in November, may hacker na nag-expose ng data nila, which is job mga job candidates and mga data and yung mga data nila is na-access. Yun po. So if ikaw ay nagtatrabaho sa cybersecurity team, so dapat kailangan natin i-manage well kasi doon po kasi na-access yung data natin, important data. Kasi usually po ngayon, nasa data ay nasa, yung mga important files na natin ay nasa computer na, minsan wala na sa mga papel, ganun. So dapat more security and advanced po tayo sa cyber security. Tapos dito sa demeaning remarks. So dito po sa demeaning remark is, it's always tempting to vent a frustration on social media, especially for employees who had a hard day work. So dito po ma'am, as a student po din, sa akin po no, situation ko po nung last election mo. So nag-work po ko as a PPC Army volunteer. So yun po, yung mga rules po namin doon is, bawal po kami mag-post about sa mga gusto naming i-vote, gusto naming i-candidate. So yun po. So dapat kung applied ka sa isang trabaho or anumang malaking trabaho, ma'am, dapat lagi mong tatandaan na hawak mo pa rin yung pangalan ng kumpanya kahit private life mo na yan. So gaya po nang sabi nyo kanina sa social media na dapat huwag basta-basta mag-post ng kung ano-ano, which is kung naka-apply ka naman ay kung nagtatrabaho ka sa government or malaking kumpanya, dapat aware ka sa mga pinupost mo. Kaya dahil nang sabi mo, ma'am, think before you click. Then sa gaya din po ng example mo, ma'am, dun sa about kay Ma'am Lenny, Vice President. Dun sa issue po na yun, ma'am, it's gaya po, nag-research po ako dun, ma'am. And according to CNN Philippines, for example po dun, sa demeaning remarks, according to CNN Philippines, it was a false allegation against the Vice President, ma'am. Kaya po sabi ko kasi, what is your stand on this? Dito, ma'am, Pacific Airlines, and so nag-post po yung issue na dinilig, parang haka-haka lang po yun, ma'am, or false allegation against the official. Parang ganun po, ma'am. So for example po, yung employee na yun is hawak niya yung company, then he or she posts about Ma'am Lenny dun sa ginawa niya. It's about careless na po yun kasi what if haka-haka lang naman pala, eh dapat hindi mo na pinost or dapat pinimbitikan, ganun po. Pero hanak nga, Lenny, ah. Eh, what if totoo naman na ano, totoo naman na na kinontak niya talaga yung that certain pilot, and then sinabihan niya talaga that they will prioritize her, kasi nakalagay kasi doon is ano ba yung nakalagay doon, so na i-clear daw nila yung mga parts doon sa airport para maging priority daw sila. What if totoo na nga naman yun? And then I think in my understanding, though halimbawa lang kinontak ka nga talaga ng Vice President regarding that matter, kahit pa na kinontak ka niya and then they're asking for priority, yung ipa-priority kanila, you're still not allowed to post it in social media, di ba? Why? Kasi you have signed an agreement in that company that whatever is happening in that company, dapat hindi yan dinubo sa social media. So kahit masabihin na natin na totoo man yun o hindi, kahit
we know that we need to practice our freedom of speech. But if we are employed in a certain company and nakatali tayo dun sa certain company na yun, that, especially that it is about his work as a pilot, yung na-involved dun. Kung about sa work kasi na-involved, meron at meron karapatan yung company kung saan ka naka-employed. So, nandun kasi yun sa terms and agreement. So, every time that if you're going to apply for a job and then they hire you, basahin po ninyo yung nakasaad sa kontrata. Huwag nyong gagawin yung ginagawa nyo pag nag-i-install kayo, that accept and accept. Before you sign a contract, you need to read everything in that contract. Ano ba yung sahod mo? Ano yung mga leave mo? Ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin doon sa company? Kasi especially dyan sa social media, sensitive na kasi yung mga other companies sa mga ganyan eh. Kasi simpleng post lang kasi na isang empleyado is, ang sanga-sanga, alam nyo naman ang chismis, di ba? Kahit na hindi yung chismis, kahit pa sabihin natin na factual siya, pag nakialam na ang maraming tao, ang sanga-sanga, manayunan, makurangan in everything. So if you don't want a risk in your working place, try to iwasan na lang. Huwag na lang mag-post sa social media about sa work mo. Kami nga, your teachers, kahit na we are, meron naman kaming karapatan na magliwaliw, mga ganyan, nagpa-share-pa-share kami in everything. Pag nagsama-sama kami, we went on outing in everything. Hindi nga namin yung pinupost sa social media eh. Kasi nga, ewan ko, kanapaganitan na kasi din kami minsan. And then, dun sa negative and positive impact of using social media, there are some companies who they don't allow their workers na gumagamit talaga ng social media. Kahit pasabihin na natin that to give them para magkaroon sila ng mental break and everything, may mga other company that if it's really working time, it's really working time. Kasi if hahaluan mo, especially in our government, mga government agencies na yan, kung bakit mabagal yung pag-release nila ng mga nire-request natin, mga papers and everything. Bakit? Kasi ang akala mo, nakaharap sa computer niya, gumagawa ng mga reports and everything ng mga nire-request mo, hindi pala. What they're doing, they're watching something in social media, they're playing games, in online games and everything. So sa halip na matatapos nila yung work nila na binabayaran sila ng company, binabayaran sila ng gobyerno, 8 hours a day. And yet, they're spending more time on social media. Okay ba kayo nun? If you're the employer, you'll be hiring a lot of employees, mag-hire kayo ng mga tao ninyo, and then you want na matapos sana ng mas mabilis yung mga trabaho, pero hindi. Kasi inuuna nila yung pagsusocial media. Sa tingin anong mangyayari dun sa company if lahat na lang is inuuna yung social media sa halip na yung work nila? Diba? There's a possibility na babagsak yun. So, kailangan, kaya nga meron tayong terms and conditions, may mga policies and everything na pipirmahan mo before you start your work. Kaya kailangan, you really need to read everything. Baka nakasaad doon, bawal ka talagang mag-social media and everything. And then, makikita nila, may mga certain companies din kasi that they're the one, may mga admins ang mga intern, mga computer. Halimbawa, if you're going to apply in an office, lahat yan naka-networking yan. So, may server yan. Pagdating ng server yan, the admin can easily see kung ano yung mga sites na pinupuntahan mo. So, pwede rin naman nilang i-block yan or pwede rin naman na hayaan ka and then gusto ka lang nilang mahuli and everything. So, may mga ganun kasi yan. So, sabihin na natin na yung mga computers nila is may mga social media. Pwede yun siguro pag communication nyo lang, chat-chat o datanibosan, mga ganun. Pero if you're going to browse maghapon or you're going to spend a lot of time browsing on the internet while you're at work, hindi po tama yun. Kasi kahit na kami mga teachers ninyo, we also browse sometime, pero mas inuuna namin yung paperwork. Kasi matatambakan ka ng paperwork if you're going to focus on social media. Manunod ka na lang ng YouTube maghapon, mag-Facebook ka na lang maghapon, tambak yung trabaho. Pagdating ng submission, paano ka? Magra-rush ka na lang, ganun. And then, pagdating na ng rushing and everything, andun na yung maraming mistakes. Na-try ko kasi yung maraming mistakes in everything. That's why, if you're working in a company, if you're working, kahit na yung mga assignments yun, everything eh. If you had those enough time, do it ahead of time.
kesa yung inuuna nyo yung mga social media, paglalaro lang Mobile Legends and everything. Pag tapos nyo na in everything, then there, yun, pwede nyo na kayong mag-relax. So that's also my rule in the house, sa bahay ko, mga anak ko. I always tell them, finish all your works. Pag tapos nyo na yung trabaho, regmal-mal yung patpatnag kayong mag-move Mobile Legends awan bibiyang ko. Basta nakaluto, nakalaba, and everything sa loob ng bahay. And then they can do their social media or they can play Mobile Legends kahit anong oras na nilang gustong gawin. As long as natapos nila lahat, even their mga modules nila and everything. Kailangan tapusin lahat ahead of time. Hindi kasi maganda yung nagka-cramming. Yun yung dapat nyong iwasan. I-practice na ninyo yung early birds na yung pag may assignment, nakita nyo may assignment, gawin nyo na agad. Kasi if you practice that one na lagi kayong ahead of time, always early, mga ganun, pag na-practice nyo yan, madadala nyo na yan hanggang sa work ninyo. Kasi ako, when I started going to school, I always come early. Never pa akong na-late. Yeah. So now that I'm working, I never come late. Hindi ko pa na-try kahit minsan na pumasok sa trabaho na na-late. Kasi na-practice ko na yon. That's why habang estudyante pa kayo, i-practice na ninyo yung time management ninyo, yung pagising ninyo ng maaga, and then always be positive. Kung may mga dumadating na instances na sinusubok kayo, you should always be strong in facing those things. Mga ganun. And then ano pa? Online selling din, ginagamit din sa ang social media sa online selling. So that is also a good impact. Kasi yung iba, sa halip na mag-work na lang sila sa company, they become an entrepreneur on the entrepreneur. So nagkakaroon na sila ng sarili nilang negosyo doing that in social media. Nagla-live selling na sila and everything. So nakakatulong din naman ang social media. So iba't iba yung impact ng social media pagdating sa mga trabaho, sa negosyo, and everything, and even sa pag-aaral. So iba't iba yung impact niyan. Pero since we're discussing about work, so nagkakaroon din yan ng good and bad impact. So, gaya nga ng mga binanggit kanina ni George, may mga good and bad impact talaga. Pero, kahit pa sabihin na natin na may good and bad impact, nasa sa atin pa rin yun. As human being, how do we manage our time? Kung paano natin gagamitin na maging productive yung oras natin, yung araw natin, sa paggawa ng mga trabaho na nakalaan para sa atin. Okay, continue. Sino yung next? Riba po. Okay, Riba. Employee communication and monitoring. Learning about job applicant. In a certain field of work, or profession worker or employee were screened, that is why we always have that interview sometimes. We preliminary and final interview for us to satisfy the desire of company of hiring its employees. Screening is very important because in here you will be able to see the qualities of an employee that for one by reading their personal information, allowing them to introduce to you some other information about them. But in a certain aspect of screening, we should expect that those applicants are not perfect and sue you as an employer. Within the workplace, we have these individual differences, beliefs, customs, traditions, and values, and it is one of the difficult things is to go along with them. But at the end, it's fulfilling how you build harmonious relationship with each other. Next, please. According to Mark Rothenberg, employers should not be judging what in their private lives to away from the workplace. That is why any workers
Once you enter in your workplace, don't ever try to bring with you your problems at home because it always affects your work and it will help you. Don't be judged by the people around you. So, sa pag-alam po sa yung aplikante sa trabaho, ang social media ngayon ay malaking tulong. At syempre, sa dami ng mga aplikante, there are many just take into consideration, these also are only qualified for the position. Example, those who are only experienced for you to break down their number. Ang mga aplikanteng makapasa ay ang mga kwalipikado at alam kung sila ang magiging asset ng kumpanya. So, napakahalaga din po ng mga dokumento sa pagtanggap ng aplikante like NBI, OTR, diploma at medical reports para maiwasan po yung aksidente dahil may mga aplikanteng nagbabayad po ng mga tao na gagawa ng mga faking information at yun po ang magdadala sa ibang employer sa panganib. Thank you po. Isang copy lang dyan tapos mag-print ulit ng panituwal ng copy pero palitan mo yung ganito niya 8 out of 10. 8 out of 10. Okay. Buray ka nga Rod, i-discuss ko lang. Ay, hindi pala, 9 pala. 4 na lang. Okay. In applying, yan. Importante kasi. I'm June Allen's Angala. I'm... Okay, wait muna, June Allen. Discuss ko lang konti yung when you're going to apply for a job. If you're going to apply for a job, halimbawa, nag-submit ka na ng papers mo or everything, kompleto na, na-submit mo na. And then you're scheduled on this certain type of date, on this certain type of place. Make sure to be on time. You dress properly. And if you're already in that interview room, interviewin ka na, papasok ka na, huwag ka agad uupo. Wait for the signal kung sino yung mag-i-interview sa'yo, kung uupo ka ba or tatayo. Huwag kang uupo agad. Huntayin mo na sabihin that you may sit down. And once na nag-start na yung interview, ay contact. Tingnan mo sila sa mata. Huwag kang matakot. Kasi, di ba sabi nila, dun sa mata makikita talaga, if totoo ka, if you're sincere on what you're telling them, or na gumagawa ka ng lies. And then, kagaya yung sinabi ko kanina, whatever you put in your resume, kailangan alam mo na sabihin. If they're going to interview you, sabihin na, introduce yourself, introduce mo kung ano yung nilalaman ng resume mo, ano yung mga kagalingan mo. You build yourself, pag malaki mo yung sarili mo, sabihin mo lahat ng kaya mo, but pero huwag mo dapat isasali yung personal life mo. Kung ano lang yung kaya mong i-contribute doon sa company. And then, tatanungin kanila, bakit ka nga ba nila kailangan i-employ doon sa company yun? So, kailangan, if you're aiming for this big company, kailangan may alam ka din sa background ng company na yun. Mag-research ka, anong meron doon sa company na yun, ano yung mga background ng company na yun, ano yung mga na-achieve ng company na yun, and why do you want to be a part of that company? Dapat manggagaling yun sa puso mo. Bakit nga ba gustong-gusto mo lang makapasok sa company na to? Ano ba yung aim mo sa company na to? Kailangan sabihin mo yun. And then, yung sabi nito is, don't bring problems work at home. Totoo yun. Pag trabaho, set aside mo yung problem sa bahay. Kasi if you're going to bring your problems at home, kahit naman sa school, di ba? If you bring your problems at school, hindi ka makakapag-focus, wala kang magagawa, hindi ka magiging productive. Sabihin na natin toxic sa bahay nyo, okay, toxic. Pero pagdating ng workplace mo, you need to be productive. Kasi binabayaran ka ng company. That's why you need to do everything you could. Gawin mo lahat ng kaya mong gawin to do your part as an employee. Ganun dapat yun. Okay? Okay. Continue. Okay, June Allen. I'm June Allen Angala and I'm going to report about the effects of using social media in workplace communication and monitoring of employees. There are benefits of using social media in workplace, especially in communication. So, alam naman natin na yung communication is one of the important aspects sa isang workplace para maging productive sila. And using our advanced technology today, we can easily communicate with other employees and discuss them some important things. So, gamit yun. Kahit
na yun nga, kahit work from home, nakakapag-communicate pa rin tayo sa kanila. Na-share pa rin natin yung mga thoughts natin. Next, using social media to check about the employee is also a good thing to do. Yung paggamit ngayon ng social media as part ng pag-check ng background para ma-verify kung pasado ba siya dun sa quality and standards na hinahanap ng company. Then, the social media on the workplace can also be used in advertising and as marketing strategy for the company. Ngayon, yung karamihan naman ng mga advertisement saka halos lahat ng company gumagamit na ng social media para ma-promote nila yung company nila. Example, sa mga products, mga events, o kaya may hiring sila. Advantages and disadvantages of using social media in employee communication and monitoring. Advantages: aid in recruitment. Social media may be used to advertise job vacancies, find candidates, and confirm background information. Nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung social media is nagagamit siya para makapag-advertise or para makapaghanap ng mga other mga pwedeng applicant. Market and employer brand. Sharing information about staff events and corporate values may aid in the of an employer in order to attract candidates and consumers. Deliver internal communication. Employees may access HR messages on policies, perks, corporate news, social events, professional development, and other topics anytime. So, yung social media, nagagamit din siya para makapagbigay ng information or makapag-up date sa mga katrabaho. Engage employees, internal social networking platforms can be more engaging and inspiring than traditional email. Promote social learning and knowledge sharing. Giving employees a method to communicate with coworkers to address difficulties encourages social learning and can improve global knowledge exchange. Communicate during a disaster. Employees who are displaced can use their smartphones to get emergency information and communicate with their employers. And professional networking. Employees may network with colleagues, stay competitive, and recruit customers whose values company brand. Ang gagamitin niya lang yan dun sa nung lasem na to. Lasem lang yan. Disadvantages: security. Using social network platforms on corporate networks expose them to attacks, viruses, and hackers. Yung isang disadvantage naman ng social media is kapag weak yung security niya o kaya may mga employee na parang nag-leak ng mga information, pwede na silang ma-hack or malagyan ng mga virus. Harassment. Employees may engage in harassing conduct towards coworkers on social network, and HR must take action if such behavior is discovered. Yung kunyari may katrabaho mo tapos parang pinupost mo sa social media yung kung ano ang totoo about sa kanya. Negative exposure, postings by past or present workers as well as clients that the company in a negative light may harm the employer's reputation.
legal violations when social media is utilized in the workplace, employers become more vulnerable to claims of discrimination, privacy infringement, and interference with employees' rights. Potential loss of productivity. While at work, some employees may spend an undue amount of time on social media for personal reasons. And wage and hour issues. Employees who are bound to particular working hours may acquire additional compensable hours, including overtime, for using social media. Sige, mamaya eh. Chat ko to. Good day, ma'am. Good day, classmate. I'm Noreen Joy Edomingo. Wait muna. Balikan natin yung diniscuss ni June Allen. Regarding dun sa paggamit ng social media. So we have these two types, ha? Hindi porke na social media, we're just talking about Facebook, Instagram, Twitter, and everything. Ayan. So pagdating ng mga parts na yon, if that certain company will be advertising their company and everything, of course nakakatulong talaga yung social media. Pagdating na sa Facebook, 'di ba? If they're going to deploy their company, ilalabas nila yun sa Facebook. Why? Kasi alam naman natin that Facebook is one of the, ito na yung pinaka-famous na social media na ginagamit natin. Pero pagdating ng communication sa mga employees natin, very useful talaga ang Messenger. Kasi as long as you have this data or internet connection, internet access, you have this communication with the other members of the company. So, pag may mga projects and everything, you can easily communicate using your Messenger. Pero, kailangan, pag nasa work talaga, pag nasa work na, is that gagamitin lang yung Facebook, na yung Facebook, yung Facebook kung saan pinopost yung mga timelines natin, yung mga days na mga advertisement and everything. Doon lang siya gagamitin pag nasa working place na tayo. Pero pagdating naman ng communicating within the group of people in our company, gagamitin naman na doon ang Messenger. Kasi hindi naman pwede na nasa workplace ka and then nagbo-browse ka lang sa social media. Di ba, na-try yung at manong oras kayo nag-browse jay Facebook yun na day? Napapansin nyo yun? Di ba, kung narugyan nyo tinag-browse di social media account nyo, dili-diretso na ita, no, magbibuya kayo ito ti videos and everything, na nyo nga maiwasan. Ako din kasi ganun sa gabi. Pag na-start ko talaga, browse ng browse, tikita ko di oras alayit kaya mo. So, nakakaubos talaga ng oras yun. And then, yung sa security harassment, yan. So, those are disadvantages pag meron kang kagalit sa workplace mo and they're going to post that in social media. Especially if marami kang friends sa social media. Kaya kung minsan, much better na hindi ka pala add sa mga kawork mo. Kung pwede lang, especially yung mga higher positions. Kasi, halimbawa sa akin, I accidentally add yung mataas ang position dito sa school. Siyempre, pag nagpo-post ako, pag may mga pinupuntahan and everything, I minimize it. Pag alam ko, especially halimbawa, may pasok, lumabas kayo. Halimbawa lang, lumabas kayo, may pasok, pinost mo, nakita nila, yan issue. Halimbawa, sa teacher, kami, pumunta kami sa isang extension program. Halimbawa, sa malayo, pumunta kami ng Manhattan and everything, nag-extension program kami dyan. And then, we are only allowed to do that for 2 to 3 hours. And then, after that, hindi kami bumalik ng school. Naglamyerda kami, kasi pangalingan, naglamyerda kami. In post, we pala di social media. And yet, we are officially in. Naka-time in kami dito sa school while we are outside. So, violation yun. Kasi, dapat, nung natapos na yung extension activity dun sa pinuntahan namin, bumalik na kami ng school agad-agad. Dapat hindi na kami naglamyerda. Kasi, anong mangyayari if something bad happened to the employee while outside the working place?
Tapos ang nakalagay lang doon sa gate pass mo is you are allowed to be, halimbawa lumabas kayo ng 7-8 in the morning. You should be at the school by 10 in the morning. And yet, hindi kayo bumalik ng 10 in the morning. Nadisgrasya kayo halimbawa ng 11 in the morning kasi naglamierda kayo. So, sino ang mananagot? Yan. Magkakaroon yan ng problem between you as the employee and sa employer mo. Kasi you have this gate pass that you should be at the school exactly 10 a.m. Nandito ka na, nakabalik ka ng school. Kasi may biometrics ka eh. So, responsibility yung between 8 to 10 na nasa labas ka, they allowed you to go out. So, whatever happened to you outside, so naka-gate pass ka, wala na pakialam yung school doon. Pero, after that 10 o'clock na dapat nakabalik ka ng school, responsibility na yun ng school. So, magkakaroon niya ng problem sa pagitan niyo ng employer mo. So, either tatanggalin ka nila or bibigyan ka nila ng disciplinary action and everything. Kasi na-disgrasya ka, responsibility ng school. Kasi you are, nakatali ka sa school eh. You have that employer and employer relationship. So, whatever happens to you na nandito ka sa school, it's the responsibility of your employer. Kaya kailangan, talaga, alam natin, that's why I always tell you, basahin nyo, kahit pag nag-MOA na kayo pagdating ng OJT ninyo, basahin nyo yung MOA. Ano yung memorandum of agreement between ikaw na i-deploy sa isang company? Ano yung karapatan mo na dineploy dun sa company na yun? And ano yung mga policies din dun sa isa company kung saan ka dineploy? Kasi I think magkakaroon ng deployment pagdating sa inyo. PSA kasing marami dati. Dineploy nila sa San Fernando, La Union, PSA. So there's a lot of policies there. Kasi may mga nangyari before na kaganapan sa mga OJTs. Marami silang nilabag. Marami silang nilabag ng mga rules and regulation, not only the school but also the company. So hindi ko alam kung tatanggap pa ang PSA ng mga student from ISPSC kung hindi nila binaklis. Kasi may mga ginawa yung mga IT OJTs na hindi kanainais while they were having their OJTs. So, hindi ko pa sure kung tatanggap ang PSA. Kasi may mga nangyari kasi nung past, dun mga past na OJTs. Kaya kailangan talaga, you should be aware kung ano yung mga agreements, mga memorandum of agreements, mga rules and regulations, mga policies and everything. And then, sa mga kawork din natin na nagkakaroon, nagbibigay ng threat and everything, yan. So, may mga sanction naman yan. May bibigay din naman na, pag nakita naman ng employer natin that this certain type of kawork natin is nakaka-harm na siya, hindi lang sa kanyang mga kawork, but also to the name of the company itself, meron naman silang mga sinusunod na protocols. Either they're going to fire that employee, or they're just going to give that employee a certain punishment. Okay, proceed. Thank you. Good day, ma'am. Good day, classmate. I am Noreen Joy A. Domino, your reporter about the risks and rules for work and personal communications. Technologies are very powerful. We have that biometrics where you can log in or log out and easily identify if you are entering your workplace or not, on time or not. We also have CCTVs nowadays. Almost all establishment compile have these. All your admins are being shown in here. Sabag, hindi lingid sa ating kaalaman, balik mo ading. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang ating teknolohiya ngayon ay talagang, kumbaga, pa-develop siya ng pa-develop. Nagiging powerful siya. Kumbaga, nagiging kasabay sa araw-araw ng ating pamumuhay, ang pag-develop ng makabagong teknolohiya ngayon ay kasama na natin ito. Katulad nitong pag-develop nila ng biometrics para mas mapadali na yung pag-login or pag-log out ng isang ilk na hindi na siya, kumbaga, nagmamano-mano. Kasi itong noong wala pa yung biometrics, yung mano-mano pa sila, yung mga empleyado dati, pwede nilang kunwari nag-absent sila ng kung ilang araw o isang araw. Pag nag-login sila ulit, pag papasok sila, pwede nila yung i-cheat. Pwede nila yung i-fill upan ulit na kunwari sila present sila hanggang itong araw. So dahil sa tulong ng biometrics ngayon,
hindi na nila ito kayang i-cheat or hindi na nila ito kayang dayain. Kasi nandun na eh, magla-log in or log out na. So pag lumipas na yung araw na yun, hindi na nila yun mababalikan. As of CCTVs naman, malaking tulong itong CCTV para kunwari sa mga establishmento na kung saan nakakabit ito. Nakakatulong ito para ma-monitor yung mga galaw ng empleyado, ng mga labas-masok na mga tao. Next slide. It is very important to make a separation of emails or other information from your business to your personal information, because at some point, if you keep on using the emails of your company in talking with your friends or entertaining new people around the world, it will affect the company's privacy and right. Tama nga naman po na hindi dapat natin hindi natin dapat gamitin yung emails or yung mga personal na account ng kumpanya para sa personal nating buhay. Kailangan nating magkaroon ng separate na email para sa ating kumbaga para sa sarili natin. Kasi example po, kung mayroong tawag o mayroong inaantay o kaya importante na kailangan ng kumpanya na inaantay, pero ikaw ginagamit mo yung email, kumbaga tinatawagan mo yung lover mo ganyan o ano pa man, na nakakasagabal yun para pumasok yung inaantay ng kumpanya yun. So yun yung nagiging dahilan para magkaroon siya ng aberya. The factors that we have two factors that causes major problems in the use of personal devices for work. First, overhead of managing and maintaining system to work with the variety of brands and operating system employees various devices. Second, security information and operations. Most of all companies are now used with the use of internet, and we know that internet led to many problems of instruction, privacy loss, tips of information, and malicious disabling of computer systems and website. Maraming mga kumpanya na ngayon ang gumagamit ng applications through internet, pero malaki man ang tulong ng internet sa atin ngayon, mayroon din itong disadvantages po sa pang-araw-araw nating buhay, lalo na sa isang kumpanya. Kasi kung yung internet kunwari, nagli-lead naman siya ng many problems po, katulad ng instructions, yung pagka wala na ang privado natin, nananako yung information ng ating kumpanya, at saka yung malicious disabling of computer systems po, kasi nga diba, dahil nga po matatalinot na pong tao ngayon, nagagawa na po nilang manghack. So sa tulong din ng internet na yan, pwede nating pwedeng mag yung isang kumpanya malalagay sa alanganin po. Monitoring employer system. Monitoring raises privacy issues. Employer claim that they have a right and need to monitor the use of their facilities and what employees are doing at work. The purpose of monitoring includes training, measuring or increasing productivity, checking compliance with rules for communications, and detecting behavior that threatens the employee in some ways. Many large of companies always guard all information and content of every single message they are sending, because they are after all the improvement and make safe and secure. Once you use internet in your workplace, you're starting to take the company into risk, and other malicious software that an employee might download have the potential to disrupt company operations or to access sensitive data about the company or its clients. Low-end cases for employer system. Electronic communication, or what we call ACRA or ECRA, prohibits interception of email and reading of option for business systems. It does not prohibit employer from reading employee email in or on company system.
employees did not do not give up all privacy when they enter an employer's premises. CCTV cameras are must not inside the bathroom. Clear policy statement should always discuss right after you hired an employee. It is before you start their first day of work to avoid misunderstanding. Personal social media. It is not a question if you have your personal social media account, as long as you know your limitations and other obligations regarding good ethics, because too much can lead you to danger. The most reasonable policy is not always abuse, not always the same in the view of both parties, not the same for all types of business, and not always clear when new situations arise. Monitoring locations and equipment usage. Electronic identification badges that serve as the keys raise similar issues. These badges can monitor your place, location. They provide increased security for business, but they allow monitoring of the movements of employees. Yung paggamit daw po nila ng electronic identification badges para para ma-monitor nila yung lugar o kaya lokasyon ng kanilang mga employees. Sabihin mo, what will be the advantage and disadvantages of having that electronic badges to their employees? Ang advantage po nito is namomonitor po nila yung galawan po at saka yung galawan ng mga empleyado po nila. Pero ang advantages po nito is, kumbaga, nawawalan po sila ng, kumbaga, privado po nila, kasi nga po alam po nila na nilolocate po sila gamit nitong electronic identification badges. That's why, kaya nga nakasaad yan dun sa company, that before you're going to receive or before you're going to sign the contract, alam mo yan, babasahin mo yan. Kailangan alam mo that certain company is using something to monitor the movement of their employees. Pero kung ikaw is pasaway ka naman and hindi mo rin naman tayang panindigan kung ano yung nakasaad dun sa agreement, better yet wag mo na lang tanggapin. Kaya kailangan talaga, ha, every pag mag-work na kayo, basahin at basahin ang agreement para hindi kayo magugulat na lang isang araw may mga rules pala na ganyan. Kasi if you're going to yung bang breach of contract, kunada kasi nakasaad din dun may breach of contract din. If you're not going to finish your contract, may mga babayaran ka din. So kung ilan yung years na pinirmahan mo, especially if you're working abroad, if you're going to apply abroad. Yan. So, iba't iba yung klase ng work abroad. May domestic helper, may mga office, may mga nurses and everything. Dito pa lang sa Pilipinas, pag nagpiperma na tayo ng mga kontrata natin, nakasaad na doon yung mga trabaho natin, ano yung responsibilities natin doon sa papasukan natin na trabaho. Kaya dapat alam mo kung ano yung pinapasukan mo, hindi yung pirma kalaktan. Tapos pagdating mo na doon sa company, agtaka ka, damgayin ti rules, damakastoy. Bawal mo't gayon tabu-abusar ti cellphone. Pag surok mo, jacket, ang mga cellphone, iniiwan pala doon sa locker. So may mga company na ganun. Iniiwan nila sa locker yung mga cellphone nila. Bawal gumamit ng cellphone. May mga company na yan, nakalagay sa kanila, mga electronic badges na yan. Para namomonitor nila kung saan nga ba pumunta yung mga employees nila. Meron pa, minomonitor din nila yung mga ginagamit mo na mga, halimbawa may mga binigyan ka ng sarili mong unit. That's why nga sinabi mo kanina that the business and your personal email should be separated. Pag nandun ka sa work, they have given you your business emails. Yun lang yung ilag-in mo doon sa computer mo. Kasi if you're going to add also your personal, and then that certain type of system has been monitored by the company, pwedeng makita ng company kung ano yung mga personal emails mo na yung mga ino-open-open mo, pwede nila yung makita kasi they are allowed to monitor or to check whatever you're doing in your units. Kasi pinirmahan mo yan. Kahit nasabihin na natin that
We have this freedom in everything. Pero pagdating na sa business, they have also those policies. As long as nire-respeto na rin naman nila yan yung karapatan natin bilang isang tao, pero meron pa rin yan mga policy na kailangan din natin respetuhin yung mga karapatan ng mga policies din ng mga kumpanya. Kasi kung hindi natin susundin, syempre there's a possibility that certain company will malulugi, mababankrupt, may lalabas. Halimbawa, that certain type of company is producing mga products and everything. So, gumagawa sila ng mga products and everything, and then wala silang policy na kailangan hindi nila nilalabas yung mga information na ganyan. And then this mga employees na to is meron siyang kompetensya na nga may isang kumpanyang kapadpada na matlang to produce. Yan. And since wala silang policy in this certain type of company, and then nakilala kanila, they want to pay you para ibigay mo sa kanila yung blueprint or yung mga formulas na ginagamit ninyo, so pwede mo lang yung ilabas kasi wala ka namang pinirmahan sa company na magtatali sa iyo that you're not allowed to do that. Pero kung may mga ganun na agreement and everything, and yet ginawa mo yun, naglabas ka ng mga secrecy ng mga company ninyo, may karampatang kaparusahan. Ganon. Okay, next. Okay na ba tayo doon or may continuation pa? Tuloy lang. Last na po, ma'am. Last na yun. How about Mark Heraldes? Ma'am, nakaka-excuse da ka na the tournament da gamin, ma'am, dikan doon. Ayun, nakaka-tournament kayo sila sa Mobile Legends. Ano? Siya pala yung excuse. Yan, excuse pala si MJ Heraldes. So, what is your conclusion? Can you give me the conclusion of your report? Anyone from the group? So, excuse me, MJ. What is your conclusion for... Magbigay na kayo ng conclusion dun sa report ninyo. Anyone from the group? Ma'am, sa akin, conclusion ko is kapag nag-work na sa isang company, dapat mas maging aware or mas maingat dun sa ano. Baka napupos. Hindi lang yun, ma'am. Tas dapat intindihin din yung mga terms and condition ng isang company para hindi masyado magka-problema kapag tumagal mo. Yes. Any, ano pa? Sino pa? Okay, thank you, John Allen. Sino pa? Meron pa kayong idadagdag? Noreen, anong idadagdag mo? Kasi diba, Noreen, na-try mo nang mag-apply ng work? Yes, ma'am. Can you share also your experience when you're applying, nag-abroad ka, di ba? Ano yung mga experience mo sa pag-prepare pa lang ng mga documents mo? Pakibalik na dun sa senior ninyo na nandun yung mga pangalan niyo, screenshot ko lang. Nung nag-apply po ako, ma'am, is talagang sinecure ko po lahat yung original copies po ng mga documents ko po para wala pong abere, hindi pa balik-balik, ma'am. And then, katulad nga po nung sinasabi niyo po na may kontrata po tayo, kailangan nating basahin maigi para alam natin yung rights natin pagdating sa, example sa abroad po, katulad ko po nung bago po ako, hindi ko po kasi binabasa yun dahil nga yung recruiter ka lang po yung nagbabasa. Pagdating ko po sa abroad, yung pinirmahan ko pong sahod ko is $400. Nung dumating po ako sa Bahrain is ang sahod ko lang po after 6 months pa, pero after 6 months pa po ako nakasahod. Kasi nga, hindi ko nga po binasa yung kontrata, pero yung pinirmahan ko po is $400. Nung nasimulan ko ng magsahod, nagsumasahod lang po ako ng 10,000, and then ang trabaho ko dapat doon, nani. Pagdating ko doon, nani and all around po kasi pinalayas po yung katulong. So, kailangan nating basahin po yung kontrata, kung ano yung does and don'ts po, yung rights natin para alam natin, para kunwari magka-aberyaman tayo sa pinuntahan,
may paglalaban po natin yung ating karapatan na hindi po yung aanga-anga na lang tayo na oo na lang tayo ng oo sa ating employer. Kasi agrabyado po tayo masyado doon dahil gumastos ka na dito, gumastos ka pa doon. Kaya yun lang po, ma'am. Katulad na po doon talaga sinabi nyo, basahin maigi yung kontrata po. Actually, I had also that the same experience when I apply in Dubai as a pastry sales. So, nag-apply ako as a pastry sales sa Dubai before. And then, dun sa nung processing ng mga papers and everything, ang hirap, di ba? Kasi mag-start ka muna sa barangay, mga ganon. Isi-secured mo lahat ng papers mo. Yung pagdadaanan mo as an employee dito sa Pilipinas as a marami kasi magdadaan ka pa ng medical pa lang ng pupunta ng abroad, kabut-butel nun. Nandun na yung fear. Yung pahukubarin ka talaga nila doon. They'll remove everything. All your clothes, wala talaga silang iiwan. Ganun ang medical po ng abroad. Yan. So, matatakot ka bakit kanila pahukubarin. Yan. And then, yung mga papers mo, mayroon ka ding pedos na sasabihin nila, may trainings ka din, kung ilang hours yung trainings mo. Kailangan yung matapos mo lahat yan. And then, nangyari dun sa agency na pinuntahan ko, naninil sila sa amin ng, I think, 28 or 38,000 as a processing fee. To think na, pagdating na namin ng Dubai, sinabi na sa amin ng employee namin that wala dapat kaming binayaran dun sa agency because they have this 3-month salary deduction. So pagdating namin ng Dubai, so grupo kami yan, I think 7 yata kami na dumating from iba't ibang part ng Pilipinas, pinanggalingan namin eh. Pagdating namin ng Dubai, nagulat kami kasi sa Pilipinas siningil kami ng processing fee na 38,000 peso. Malaki pa yun nun. Pagdating namin ng Dubai, so natid kami sa agency, then pagdating sa agency, kinuha na kami ng employer namin, nung nandun na kami sa bakery, coffee shop bakery kasi yun, nung nandun na kami, so work ng work, without knowing, hintay namin yung sahod, pagdating ng sahuran, tatanungin namin ngayon yung manager namin, kasi in every branch, marami kasi silang branches sa Dubai, so pagdating ng sahuran, tinanong namin yung HR, nasa yung sahod namin, then pinakita sa amin that according to the contract, salary deduction kami for 3 months. Matakin mo yun, 3 months kang walang kapera-pera in outside the country. So, paano yung family mo sa Pilipinas na naghihintay ng sahod mo? Ayan. So, ang buti na lang, syempre napirmahan naman na kasi namin yun. Hindi naman namin binasa dito sa Pilipinas na may ganun pala. Hindi rin sinabi sa amin ng agency. Buti na lang that company is mabait. That if we go to the work site, libre yung pagkain. Before kami aalis sa company, libre yung pagkain. Pagdating doon sa bahay namin, they provide everything. Yung beddings namin, sila nagbabayad ng apartment namin, ng kuryente, ng tubig. Yung pagkain namin, doon na lahat sa bakery. Tapos, ang problema na namin, yung sabon and everything. Cash advance na lang kami. So, nung natapos namin yung 3 months, saka lang kami nakahinga. So, ganun yun. So, every time that if you're going to apply for a job and everything, if you're going to push through working abroad, hindi naman natin kasi sasabihin na porque graduate lahat ng IT, meron at meron yan na mag-abroad. Mga ngarap yan na pupunta sa ibang bansa. So, pag nandun na kayo, pag sa POEA, saka sa agency na magpa-process ng papers and everything, use your time in reading the contract. Basahin nyo lahat ng nakasaad sa contract, ilang hours ang trabaho ninyo, ano yung mga freebies na makukuha nyo dun sa company, ano yung mga benefits and everything, mapa-abroad man yan, mapa dito sa Pilipinas. You need to be aware, ano yung mga karapatan mo bilang isang empleyado sa company na yon, ano yung mga pinagbabawal doon sa company na yon, para alam mo. And then if you're already also in the working side, matuto kang makibagay, especially if you're abroad, matuto kang makibagay. Kasi, sabi nga nila, nung first month ko doon, nagsangsangita. I'm really crying. I wanna go home. Nagsangsangita every time makaring aktibigan. Nagsangsangita ni CR. Agad na ko kay CR. Ang ko'y magbaga na kay kakadwa na kaya po ti agawi doon. Kasi, biruin mo yung hours ko doon, I work 12 ng tanghali hanggang 12 in the midnight. Yun ang work ko. Daily routine ko yun. Wala akong day off.
12 ng tanghali, 12 ng midnight. Ayan. Meron pa yung pinag-work ako ng 6 ng gabi until 6 in the morning. So, ang tulog ko na niyan 7 until 4 ng hapon. So, yung panaka-al daw ko is Rabi'i. Ganun every day, ganun yung binigay sa akin na time. Hanggang nakauwi ako, hindi ko pa nasubukan na nag-morning shift, night shift lang ako diretso. Yan. So, kailangan alam mo yung karapatan mo. And then, yung pakikisama sa mga kasamahan. Kailangan, pag nasa abroad ka, especially if you're abroad, kahit na sabihin mo na Pilipino pa yan, kababayan mo yan, meron at merong time na magkakaroon kayo ng away. So, if you could, yung maiwasan, if you could avoid those things, mas maganda nang wala kang ka-conflict na kapo mo Pilipino abroad para mas tahimik yung buhay mo. Kasi once you're abroad and then may mga nakaaway ka doon, mahirap kasing malaman kung sino ba talaga yung totoo mong kakampi. Even na dito sa Pilipinas, while you're working here, hindi mo alam. Akala mo, kausap mo, maayos sa'yo and everything. At the back pala, sinisiraan ka. Meron ganun. Attitude na rin yata yan natin mga Pilipino, yung crab mentality. That if nakikita na natin na umaangat na yung power natin, ayan, promotion and everything, they're going to grab. Gagrab nila to pull that person down, which is a very not, hindi maganda na gawain talaga ng mga Pilipino. Pero de los Venus, hindi ko naman nila lahat. Meron at meron pa rin sa isang workplace, sa isang lugar, meron at meron pa rin na magbibigay ng spice sa buhay natin. Pero kung wala din naman sila, kailangan meron at meron pa rin yun to make us stronger, para matuto tayo sa buhay, maging matatag tayo, maging malakas tayo, para halimbawa natapos mo na yung contract mo sa isang company and you want to push through in another company, mas magiging matatag ka na, alam mo na kung ano yung mga do's and don'ts na dapat gawin. And nowadays, since we're already in the new generation, we're in internet, is all around in every corner, I always tell you need to think before you click. Okay? I think that's the end for of the reports of the group 1. Thank you for your reports. Ano yung pipapa activity nyo sa mga classmates nyo? Did you prepare an activity? Naka-prepare ba kayo ng activity ng classmates ninyo? Group 1. How about the class? Do you have any questions sa group 1? Magtanong na kayo sa kanila kung ano yung mga questions ninyo para masagot na rin nila. Class, wala kayong question? Clear ba yung pagkaka-report ng group 1? Hello? Nagado kayo ni, yung may sumumbat. Other groups, what can you say about the report of the group 1? Nakaturog dan sa amot ng nagiti classmates yun. Nakain sa amot ng mag-reports da. Okay, what is your activity? Ano yung ipapa-activity nyo? Noreen? Yung ipa-activity yung kanyada? Naka-ready ba yung activity? Ma'am, ikwami ma'am, isend men to dyan ti group chat tayo. Mabalin ma'am. Ayan, isend mo kanya kasi i-deploy ko siya sa Canvas. Ay. Yes. Ay, uwin ma'am. Pag halimbawa yung gagawin nyo is essay, ayan, so okay lang na walang answer. Pero kung yung gagawin nyo is something like multiple choice, identification, mga ganyan, kailangan mayroon siyang answer key. So kailangan damihan nyo yung ipapa-activity ninyo kasi kayo din yung mag-benefit the group 1. Kung halimbawa is ilang points yung ginawa ninyo, 50 points, automatic the group 1 will have that 50 points perfect score automatically. So, ganun yun. So, kailangan talaga, maganda rin yung ipapa-activity ninyo. Okay? Just prepare the quiz or activity or anything. Just send it to me privately. I'll be the one deploying. Ipati na rin itong PowerPoint presentation. Send nyo lahat yun sa akin privately. Ide-deploy ko siya sa Canvas. Ay, nandun na pala, no? In-upload nyo na pala siya sa ano? Naka-upload na pala siya sa Canvas itong PowerPoint presentation. So, doon ko na lang kukunin. Kukunin ko na lang itong PowerPoint presentation. Ako na lang mag-upload sa Canvas. And then, just send me na lang the activities. Okay?
Wala na bang question for the attendance na tayo? Okay, attendance. Present, ma'am. Wait lang. Okay, open ko muna yung attendance ng ano. Isabihin nyo yung mga nakasumali sa Mobile Legends para ma-excuse natin sila, ha? Jomar Acosta. Present. Dante Angala. Present. June Allen Sanggala. Ma'am, present. Antalan Jeremy. Asali, Ma'am GML, Ma'am. Asali, GML, okay. Lyra Banukag. Ma'am. Jovic Barnachea. Ma'am, present. Hanson Bite. Jenalyn Coyapen. Present, Ma'am. Awa ni Hanson. Leslie Dumundon. Present, Ma'am. Hazel May Estelor. GB Fontanilla. MJ, excuse. Warren Garcia. Gracia. Present, Ma'am. Alisa Hombre Bueno. Edmar Urbina. Present, Ma'am. Jose Brian J. David La Vittoria. Si David ano din, di ba? ML din ba siya? Yes, okay. Crisia Ann Lapascora. Crisia. I'm present. Jessica Levantino. Joshua Madrigal. Present, Ma'am. Sofia Maracha. Present, Ma'am. Jacques Moniz. Pascua George William. Present, Ma'am. Georgine Palmiano. Jovelyn Peralta. I'm present. Emily Pines. I'm present. Lumalablay ka ah. Angel Christine. Ma'am, present. Nakita ka lang naman. Ashley Ramirez. Ashley. Wala. Christine Riva. Present. Lalibel Tadto. Ma'am, present. Jessa Sabalia. Jan Camarillo Valdez. Present, Ma'am. Mark Joseph Vallejo. And Noreen Joy. Okay. So, pag wala ng question, kindly open your com for the documentation. Ma'am, present. Yes. Okay, pa-open na ng com. Patanggal na ng ano, ng presentation. Angel. Bye. Bye. Ingat. Okay, smile na. So, hindi naman siguro nakakatakot mag-report. Ano? June Allen. And smile. Ayan. Thank you, class, for attending. Group 2, mag-prepare na kayo. Don't worry, I'll be guiding you naman while you're reporting, di ba? Nag-guide naman ako. So, na may natutunan kayo today. And ingat-ingat. Have a nice day. Thank you all for attending. Ingat. Thank you. Bye. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am. Thank you, thank you.